Endorser, vlogger, model. Alaika Dane Malapitan is an aspiring social media influencer who is currently making her own name in virtual or online world, making good contents for her YouTube channel, posting videos on her TikTok and other social media account. But who is Alaika Dane Malapitan in real life? In this documentary, we interviewed Ms. Alaika Dane Malapitan to know more about her digital persona and her life as an influencer. So, good afternoon, Ate Alaika. So, meron po kaming few questions about po sa inyo at kung sino talaga kayo. So, our first question po is, who is Alaika Dane behind the camera? Can you tell us something about yourself po? I'm Alaika Dane L. Malapitan. 20 years old. Tapos, birthday ko nung September 7, 2000. Yung birthday ko. Tapos, yun, makulit ako. Yun, funny. Tapos, ano ba mga hobby ko? Wala, pag bored ako, yun, nag-TikTok ako, yun, nag-picture-picture, ganun lang. TikTokerist. Okay lang po. So, anong age po kayo nag-start ng pag-use ng social media? As in, nung bata pa? Opo. Yung pinaka-start na na-discover niyo yung digital world. Tandaan ko yung Facebook siguro. Grade 3 pa lang ata ako. May, hindi ko alam kung grade 3 o grade... Mga grade 4 siguro. Hindi ko so, early grade 3 po, ganun. Parang ganun. According to TalkWalker.com, 71% or 76 million out of 107.3 million of the Philippine population are active social media users. Filipinos are the world's number one social media users in terms of time spent online, averaging of 4 hours and 12 minutes. Next po tayo. So, what are the social media platforms do you use and how often do you use them? Ano ba? Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Ayun lang. Ano pong pinaka, kumbaga, pinaka number one sa inyong gamitin? Ngayon, Instagram ba? So, ano po yung main goal nyo or purpose on pursuing the kind of platform po? Ano, para ma-inspire sila and para ma-boost yung self-confidence nila. Tapos, hindi lang para sa yung mga maka-inspire. Tsaka, di ba sa IG kasi, kaya ako yung as an influencer, nagpo-promote ako ng mga brands para rin maka-help dun sa mga brands para mas makilala sila. So, do you see yourself, Ate Alaika, as the same person on social media 10 years from now? Siguro ba, oo. Nakikita ko naman yung ako pa din. Yung kung ano po kayo ngayon, ay kayo pa rin 10 years. Siguro. Hindi ko kasi sure, pero siguro, sana. So, do you consider yourself, Ate Alaika, as a responsible social media user? And how? How can you say na responsible po kayo or not? Para sa akin, hindi ako responsible kasi hindi ako yung lagi yung, di ba, syempre, pag ano ka, dapat lagi kang nagpo-post, lagi kang may story, ganun. Tapos, yung mga, nyari sa brands, meron siyang mga schedule for posting. Eh ako, hindi ko kasi minsan nasusunod yun kasi ba, yun, busy nga sa ACADS, yun. Pero, naiintindihan naman nila ako pag nagsasabi ako ng concern. Ayun. Tsaka, so, 'di ba? Ano, medtech ako, parang sobrang dami naming ginagawa, hindi na ako makapag-picture, natatambakan na ako ng mga products na dapat picturean ko. Kaya madalas yung mga post ko sunod-sunod. Ayun. Do you find more comfort in performing in digital world po rather than real world? And why? Parang mas prefer ko yung real world. Kasi doon mas, syempre, actual mo yung na-express yung sarili mo. Sa digital naman, nakikita ka lang nila kung sa picture, hindi naman mo ma-express kung ano ka talaga.
How do you find yourself making YouTube videos since alam naman po natin na meron din po kayong YouTube account or TikTok videos, but at the same time, keeping up in school-related requirements? Yun nga, bes. Sabi ko nga kanina, nag-TikTok lang ako pag ganyan eh, wala akong magawa, pag marami akong free time. Pero pag alam kong kambak ko ng schoolworks, never akong nag-video-video. Siguro pag bored lang talaga. Mas antanggal stress din pa. Studies. Oo, Ben, nakatanggal ng stress. Pero, isipin mo pa rin yung studies muna before yung mga ganun. Kasi ang dami ko na rin na-sign opportunities dahil lang studies. Mas pinili ko yung studies kesa yung career. Ako nga po, nakwenta nyo. So, sa sunod pong question, do you think that the image or the person you are on social media is similar to your personality in real-life interaction? Para sa akin, oo. Kasi kung ano naman yung kulit ko sa mga video ko, ganun din naman sa personal. Pero yung iba, syempre, iba yung tingin sa akin kasi hindi pa nila ako kilala. Siguro, tingin sa akin nila maldita, ganun. Pero para naman sa akin kung ano yung kulit ko sa mga stories ko, sa mga TikTok ko, ganun din sa personal. Social media has its own role in the society. It serves as a dependable medium to connect with our family and friends that are far from us. It connects one's heart to another. According to Data Reportal, more than half of the world's population use social media now. As of July 2020, 4.57 billion people around the globe are active social media users. Undoubtedly, the COVID-19 related lockdowns had played a big role for this. So, sa next question po, how do you deal with trash talks or negative comments against you? Yan. Yeah. Ano ba? Minsan, may time na pinapalagpas ko, may time na sumasagot ako. Kasi, depende eh. Minsan kasi sobra na. Katulad nung sa IG, di ba, may mga nagpapadala sa akin. Tapos may nag-message sa akin na sabi na, totoo bang pinapadalhan ka o bumibili ka lang? Tapos minimension. Sabi. Tapos sinan ko yung, tapos ano yun eh, Maybelline. Tapos sinan ko yung usapan namin ng Maybelline na sabi ng Maybelline sa akin na kung na-receive ko na raw ba yung product, yung gano'n, yung, tapos yung ano parang basta sinan ko yung buong kolbo namin ng Maybelline, sabi ko, ito, mukha ba akong bumili? Ganun ko. Tapos, ayun, pag sumagot, nung sumagot naman ako sa kanya, mas lalo siya napatol. So, ginagad na ko na lang din. Ayan po. So, next question po natin ay, what are the benefits you've gained by using social media? Yung ano po kaya yung mga nakuha nyo ng, elaborate nyo na lang po, na benefits. Okay, ayun. Yun nga, as an influencer, nakaka-receive ako ng mga free products. Hindi, syempre, wala kang gagastos eh. Tapos yung mga brands pa na yun ay mga usually kilala, yung malaking brands. Tapos hindi naman, hindi lahat ng pinapadala sa akin is may bayad. Meron ding wala. Hindi, ayun, nakakakuha ko ng free products, kumikita ako at the same time. Pero hindi sa malaking halaga. Depende sa dami ng followers mo, kung gano'ng kakagaling mag-influence ng tao. Ayun. Nakakatulong din po financially talaga. Kahit pa paano. Para sa sarili. Ayun. Okay. Do you think your usage of social media platform enhance yourself as an individual in what way? So, palagay ko, oo. Kasi, ayun, na-express ko yung sarili ko. And yung confidence ko na ilalabas ko kahit na, ewan ko, nakakasawa na yung mukha ko sa akin. Hindi naman po. Ayun, ayun lang. Na-enhance ko yung sarili ko. Natututo akong mag-ayos. Dati hindi ako nag-aayos talaga. Natanong ako nag-ayos nung mga magka-college na ako. Tapos ayun, parang natutuwa akong mahalin yung sarili ko. Yes, naman. Glow up.
So, do you have examples po on how social media changed you in terms of your beliefs, perspective, opinion, and principles in life? Ayun nga, dati akala ko yung social media ano lang, labasan ng sama ng loob, share ng mga post, yan, picture lang, palit ng profile pic. Tapos nato ko lang din na-realize, ayun ba, last year, nung in-invite ako nung Caroline sa Manila, yun sa Makati, para sa Thanksgiving party nila. Doon ako nag-start maging influencer. Tapos ayun, nagsunod-sunod na, parang malaking naging tulong yun sa akin. Parang mas nakilala ako. Parang mas marami opportunity yung dumating sa akin na katulad sa mga Facebook, yung mga ads, magugulat ako, andun ako. Yung mga ganon. So, ano po at Alike yung mabibigay niyong advice sa aming millennial sa paggamit ng social media? Siguro ano, yon, think before mag-post ganun, parang isipin mo muna yung mga words na gagamitin mo. Dapat tayo, isipin muna yung mga words na yung mga ipopost, ganun. Tapos, ano ba mong bagay pa? Wala, ano lang, express mo lang kung ano ka talaga. Yung dapat kung ano ka sa personal. Ang pangit naman na iba yung ugali mo sa social media, doon iba yung ugali mo sa personal. Parang hindi ka magugustuhan ng tao talaga. Dapat kung ano ka lang, yun, be yourself. Ayun. Thank you so much, Hotel Aika. Maraming salamat po sa pagsagot ng aming mga katanungan. God bless, ate. Thank you po. In this new era of technology, everyone can easily access social media. Everyone can establish different version of themselves through this and can express themselves the way they like. This is the part where the concept of digital self will come into the picture. Every one of us has a digital self, and the persona we establish for our digital self can be more or less the same as how we express ourselves in our interaction with the real world. It is important that we truly know about our own digital self. We should be careful in how we behave online and be responsible in using it given that this is how we present our digital self. We shouldn't be blinded by the concept of how social media can make us famous or be widely accepted. We shouldn't always conform to the norms of the people on social media. Remember that not everything we see online is real, right, and beneficial.